Okay guys, ito, welcome back again sa Bog's Kitchen Express. Kung mapapansin nyo, gumawa tayo ng marathon using yung rotisserie ng Costco, yung chicken ng Costco. Ngayon, ito naman ang gagawin ko doon sa chicken. Nakagawa na tayo ng sisig burrito, nakagawa na tayo ng omelette or yung tortang itlog. Pangatlo sa gagawin natin ngayon, canton naman o yakisoba. Kasi kanina, nung binibili ko sa Costco to, nakita ko yung ano nila, meron sila nakapak doon na yakisoba. Tapos may mga karne, ang halaga niya $20 mahigit kasi $5.99 a pound. O yan, hi guys, nandito na naman ako sa Costco. Bibili ko na rotisserie chicken natin. So, ngayon may nakita akong good idea, di ba? Ayan, kayain na lang natin. Sasabihin natin kung worth 20 kanya itong yakisoba steel fry worth $5.99 a pound. Gagayain na lang. Siguro mga $10 lang. O mamaya, kita-kita tayo. Gagawin na natin yung video natin. Okay? So parang naisip ko, since meron na tayong rotisserie chicken, gagawa na lang ako ng sarili ko. So imbis na bibilin ko yung per pound nila, eto ang gastos ko lang dito. Meron akong binili na, ano, na chicken na shrimp balls or yung parang fish ball. Pero ito shrimp. At saka ito yung lobster balls. May mga gulay naman tayo sa rep. Meron din akong quail eggs. Meron ako ng mga gulay na pangsangkap. May pechay, bichuelas, carrot, celery. Siyempre, hindi mawawala doon yung sibuyas, bawang. Sibuyas, bawang, at saka yung mga bell pepper na tira-tira natin. So, ito, umpisa na natin. Gagamit tayo rito ng sesame oil. At saka yung hoisin sauce ang gagamitin ko at saka konting toyo. Kasi pagka yakisoba, dapat medyo manamis na mis yung lasa. Unahin natin yung yakisoba. Although ito, luto na to eh. Kaya kumbaga, parang i-ano ko lang siya, ibablanch ko lang dun sa broth. Ibablanch ko lang dun sa broth. Mabilis lang naluto to. Yeah, mami, ito, mga mami, kung mahilig sa mga pansit-kanton yung mga anak nyo, napakabilis nito. Itong broth ko, wag nang itatapon yung pinaghimayan, yung buto ng rotisserie. Ang Costco. Maglagay lang kayo rito ng konti. Ayan. Ayan, kita nyo, kaya lagi ako nag-strainer. Ayan, na nakukuha. Para mas safe. Walang babara sa lalamunan nyo. Ayan. Ito kasi, ito, luto na to eh. Ito parang Mickey or bihon ba tawag rito. Pakita ko sa'yo. Ayan, Mickey noodles. Ayan. Yung mga soba naman, yung medyo thick noodles yun at saka puti. Ito, magandang gamitin para pansit canton ng dating. Yan, imbis sa ano, para mas malinamnam, imbis na gamitin nyo yung tap water, kung may naka-ready naman kayong broth, doon yun na siya pakuluan. Kasi since naluto naman na ito, parang i-rinse lang natin. Kasi medyo maari na yung lasa nito. Pero huwag nyo lulutuin, ha? Hayaan yung doon maluto, parang stir fry. Ayan, hiwalay lang natin. Ayan, babanlawan lang natin. Ayan, makikita nyo, di ba? Luto na ito, luto na. Ayan, huwag nyo na, naka-gloves naman ako, tsaka para mas mabilis kung nasa bahay naman kayo, hindi naman masyadong maselan, syempre. Tsaka kita naman kung paano magluto ang mga mami natin. O yan, ayan nyo lang, para mainit, para mabilis. Ito, less than 15 minutes, naka-prep na kayo, mabilis na to. Okay lang natin, ito, pinaiinit ko na yung kawali natin dito. Ayan, lagay tayo ng konting mantika uli, susutay na natin yung mga gulay. Ang inaantay natin yan, hindi nyo naman kailangan tostaduhin. Lagay nyo na yung mix nyo ng sibuyas. Lagay nyo dyan. Mabilisan, mabilisan. Galing tayo lahat dito sa trabaho. Pagod. Kailangan kumain ng pamilya. Mga mamis dito, syempre, usually yun ang tagaluto. Bihira yung daddy. Lagay lang kayo ng bawang. Sa bawang, bahala na po kayo. Optional. Kung gano'ng karami gusto nyong ilagay. Sutayin nyo na para mabilis yung ano nyo habang inaantay natin to. Ayan. Lagyan nyo na lang konting chicken powder. Konti lang kasi may lasa na yung rotisserie chicken natin. Tapos yung ating pepper. Kayo na rin bahala. Ako medyo mahilig ako sa paminta pagka yung tawag dito niluluto ko. Pansit. Ayan. Okay. Kunin na natin tong part. Tong part, hindi mo kailangan anihin to. Ihiwalay ko to. Itong pichot, may gagawin tayo dyan. Ayan, kung mapapansin nyo. Hindi nyo na kailangan. Himayin nyo na, direkta nyo na. Total, nandun naman kayo sa kitchen nyo. Diretso nyo nang lagay rito. Kasi luto na naman ito eh. Tsaka maganda, medyo chunk siya.
Tanggalin natin itong puwet. Naku, sarap niyan. Hinaan natin. Kunin niyo yung laman na makukuha niyo. Yan, yung atay. Huwag naku, huwag niyo parang palalampasin yan. Yung nasa gulugod. Parang atay siya. Parang atay. Yan, lagay niyo lang dyan. Ganyan-ganyan niyo lang. Kuha pa kayo ng konti rito. Huwag yung pakpak. Masarap na part yan eh. Ha? Yan, lagay nyo lang, ganyan lang. Hindi nyo kailangan ano yun kasi hindi naman siya mapapansin masyado dyan. Sa, ano, huwag nyo lang isasama yung buto. Diba? Okay, lagay yung buto ron. Yan, lagay nyo naman. Ito, yung ano nyo. Yung kung meron kayong natirang mga kung anong balls, chicken balls, bahala na kayo. Lagay nyo, tama nyo. So, kaya pakabilis lang po nito. Yan, try lang natin maluto. Ito lang, umalsa yung pinaka-fishball niya. Ito, pwede nyo nang patayin habang inaantay nyo para hindi ma-overcook to. Para hindi siya malabsa. Yan, kumbaga parang style spaghetti yung ginawa natin. So, nakita nyo yung isang pack ng pancit na ginawa natin, yung ilang grams ba yun? Para hindi kayo masyadong maalatan sa pagtitimpla. Sabihin na natin, ilang... 2 pounds to, 2 pounds yung bigat. Sa 2 pounds, yan. Ganyan lang ang karneng gagamitin. The more, syempre, the merrier, di ba? Ayan, patong na natin yan. Yan, aamoy ko na, oh. Mm, lagay nyo na rin yung quail eggs nyo. Pwede na rin ilagay yung quail eggs. Yan, lagay nyo na lahat. Kasi kung magtitira kayo, mas malamang maging leftover lang sa rep nyo. Sama nyo na rito sa kanto nyo. Lagyan nyo na yung celery. Ayan. Yung carrots, lagyan nyo na rin. Lagyan nyo na rin pong inyong bituela. Ayan. Ituin nyo lang ng konti. Pero this time, maglalagay kayo ng konting tubig. Which is yung broth natin. Aray ko, mainit. O, ayan. Mainit. Ito, madalas ako natsatsamba nun eh. Yan. Pero ang nangyayari sa amin, nagtatawa na lang kami. Yan. Konti lang. Konting tubig lang. Yan. Sabi nyo na, mga 5 minutes nyo niluluto ito. Konti ulim paminta. Konting nor. A chicken soup. Ngayon, lagay nyo na to. Huwag nyo isama yung ano ha, sabaw ha, kasi para hindi siya lumabsa. Lagay nyo lang dito yung inyong Mickey. Ayan. Lahat na ng lasa, nandyan na, kaya wala kayong magiging problema. Ayan, medyo medium heat natin to. Para hindi masunog yung ilalim. Halu-haluin natin. O, diba? Napakaganda na ng itsura, guys. Ayan. Taba na natin. Dahil tatlo kaming nandito, may meriendahin na rin namin to. Ayan. Mm-hmm. Tsaka si paring Jess namin, nandito pala siya. Ayan, nandito siya sa Auburn. So, siguro mga 20 miles away lang dito yon. Ay, nabanggit ko sa inyong gumagawa ng grill. Ang, dahil mayami siyang... Lituna na order, so pipick up siya ngayon ng mga pyesa niya para buuin yung lechon rotisserie grill niya na gagawin niya. Ayan. Jess Mangrubang. Ayan. Mahirap na siyang galunin. Mabigat. Mabigat na siya. Ayan. Luin nyo lang. Tingnan nyo, di ba? Napakaganda, di ba? Ayan ang simple pancit canton. Ayan. Di wala pa tayong lasa, di ba? Konti lang. Kasi pwede tayong mag-adjust sa huli. Sa dami nito, kasi nga, malinamnam na yung nilagay natin lahat. May mga chicken powder na yan, yung broth na pinagbabara nito. Isang takip lang nitong silver swan soy sauce. Naubos na yung ano ko eh. Ito naman, pampakulay lang. Ayan.
Lalagyan nyo nito. Kung meron man kayo, optional lang. Pero extra flavor. Masarap tong toyo na to, yung mushroom. Mushroom flavor. Tsaka ito, medyo dark. Parang dark soy sauce to. Ayan, konti-konti lang. Lastly, para mga namis-namis, di ba? Yung mga soba o yung mga style ng luto ng incheck, medyo matamis yung mga pansit nila. Eto, hindi maalat to. Lagay nyo lang ganyan. Oop, so sabihin mo na 1 tablespoon. At saka yung linamnam nito. Ayan. Sesame oil. Likumki ang ginagamit ko. Ayan. Ayan, pag nalagay na natin, lagay na natin itong pecha, yung bok choy. Okay? Ayan, ganyan. Diba? Ang daming nagagawa, kaya napakasarap bilhin ng Costco na rotisserie chicken. Napakarami mong pwedeng gawin. Kumbaga, hindi isipin na parang ganun lang yung Costco chicken. Nako, wala, kakasawa. So, ayan, pinakita ko sa inyo yung mga different versions na pwede nyong gawin sa Costco chicken. Kaya lang, syempre, nagdagdag naman ako ng mga laman niya. Dapat nga, kung meron akong atay sa rep, lalagyan ko rin ng atay ng manok or atay ng baboy, di ba? Lalong masarap. Ayan, nandiyan na lahat. Okay, done. Di ba? Baka ako, tingin ko, kung tuloy-tuloy, tapos prep ng lahat, walang 15 minutes. Napakabilis lutuin. Ayan, ayusin na lang natin para makita nyo yung magiging itsura niya. Ah, kitang-kita nyo kung paano natin ginawa. Talagang halos walang cut ko. Dire-diretso. Ayan, lastly, lagyan nyo ng scallion kung meron kayong scallion sa bahay kasi masarap to. O, yan. Lagyan natin itong mga chicken balls sa ibaba. Ah, yung mga laman. Okay, guys. Yari. Ayan, Bog's Kitchen Express. Yan. Loaming. Ayan. O kaya, pansit canton. Gamit again, Costco Rotisserie Chicken. Ayan.